Hello guys, good morning. Welcome back sa Bicol Auto Search. Samahan niyo pa ako ngayong araw kasi mayroong tinawag sa akin yung ahente ko na binibenta daw na Suzuki Swift 2010 or 2011 model. So mamaya makonfirm po natin. Then titingnan ko po kung maganda yung sasakyan at the same time kung maganda din yung presyo kung pwede natin pagkakitaan. Kung okay yung sasakyan at maganda yung presyo, kukunin po natin siya para may dagdag unit po tayo, may available unit po tayo. Okay? So guys, tara, samahan niyo ulit ako. Sana maganda yung sasakyan kasi actually may plano na sana akong kunin na Toyota Wigo sa Legazpi City. Yung problema, kakailanganin naman ng travel pass at letter of exemption para hindi ma-quarantine. Kaso yun nga, mukhang sarado yata ngayon kasi holiday, pero check pa rin natin and at least meron tayong option. Sana maganda itong Suzuki Swift. Kung sakali man, this is the first time na magkakaroon ako ng Suzuki Swift. Hindi pa kasi ako nakatry nito na Suzuki Swift. Ang halos karamihan ko na unit, mga Toyota, Mitsubishi, Hyundai. Nag-Suzuki na rin ako pero yung Suzuki Celerio. Ang pagkakalam ko kasi ng Suzuki Swift, 1.6 yata. Ito, 1.6 sa engine. Alaman natin guys mamaya. Kung hindi ko man siya mabibili or hindi tama yung presyo para check nyo itong Mirage guys, yan. Ayan, galing din po yan sa akin. Mitsubishi Mirage na GLS 2015 model. Nakuha yun sa akin na actually 300,000 kasi pinasok sa financing. Then nagkaroon din ako doon ng dealer's incentive. So, umabot din ako ng 318,000.
Actually, mura siya kasi GLS yun eh, tsaka 2015 model. And mura ko lang din kasi siya nakuha sa ano, galing kasi yun sa bangko. Repossession ng bangko, pero yun, okay naman. May mga inayos na ako na konti, may mga scratches. May mga kalampag din sa ilalim, so pinayos ko rin yun. Nakuha ko lang yun actually guys sa bangko, 265,000. Gumastos din ako noon ng mga, sabihin natin, almost 15,000. So kumbaga, naging puhunan ko rin is 280,000, then nabayad na ako siya ng 315,000. Siyempre, meron din sa para sa ahente. So guys, ito yung Suzuki Swift na ino-offer sa akin. Ang asking price po nito is 270,000. So sinusubukan ko pa sana tawaran para kahit papano mabawasan. Sabi ko nga kahit 240, pwede na rin kaso mukhang ayaw na ibigay kasi yun talaga yung target price nila. Malinis pa naman siya sa loob. Automatic po yan. 105,000 yung mileage. Naka touchscreen monitor na rin siya. May Bluetooth. So, yan ang aircon. Yan, all windows parking. So, yun. Pakita ko rin po sa inyo yung labas. Baka merong buyer na interested. Pwedeng ipasa ko lang ito direct sa inyo kung hindi ko man ito mababawasan sa presyo. Ito yung exterior. Yung front na gulong niya medyo manipis na. Kaya medyo, yan, pwedeng palitan. Dapat palitan na tapos yan ang size niya. 215 by 45, then rim 17. Then ito. Yan. So, kanina sa pag-test drive, maganda yung hatak niya. 1.4 yung engine. Yan. Expire na rin siya ngayong month. Pakita ko bang engine? 1.4 engine size. Medyo madumi lang. Pero wala pa naman siyang mga leak. Okay, so that's all for this vehicle. Tara po, usap tayo. So yun guys, nakita na po natin yung Suzuki Swift. About sa price, okay naman. Binigay niya talaga ng 260, then magpa-plus 10 lang sana sa ahente. So 270. Pero nag-check kasi ako sa market value ng sasakyan, talagang mentahan niya from 260 to 80,000. So definitely kung buy and sell, wala na tayong kikitain. Then meron pa kasi itong mga ayusin, yun nga yung bumper niya sa harap, kailangan yun ipa-fix. Then expire yung rehistro niya at may kalampag siya sa ilalim. So siguro mga bushing na yun or kung ano pang i-check doon. Estimate ko kasi gagastusan yun mga 10 to 15,000. So kung ibibigay sa atin ng 260 plus yung sa ahente na 10,000, so 270 plus magpapa-repair pa ng mga 15,000, 285,000 ang aabutin.
So medyo mataas na siya kung para sa buy and sell, kasi halos yun na talaga yung market value niya. Pero kung sakaling merong interested na buyer, pwede nyo po yun. Pwede, reasonable yung price niya. Kumbaga, okay yung price niya na sa 285 kapag mga end user. Sa amin kasi na buy and sell, of course, kailangan din namin kahit papano. Meron kita kasi kami na yung magpapaayos. Then, mamumuhunan din kami sa sasakyan. Pero, yun nga, kung direct buyer, pwede nyo po yun makuha. Pwede nyo makita yung sasakyan. And pwede namin i-refer sa inyo. Okay? So, yun guys. Thank you very much for watching. And see you sa next video. By the way, kung first time mo dito sa aming channel, don't forget to subscribe. And of course, please click the bell button para updated ka sa lahat ng videos namin. Lahat na sasakyan na binibenta, lahat na sasakyan na pinapakita namin dito. And lalong-lalo na kung mahilig ka sa mga sasakyan and you are planning to buy second hand sasakyan, at least dito magkakaroon ka ng idea sa mga sasakyan na binibenta namin, and of course sa mga prices. Okay, so guys, thank you very much for watching. See you sa next video. Bye.